Kaya mahal na mahal ni Enrile, martial law. Yun ang binabanggit niya. Ba't hindi niya banggitin? Mabuti pala yung martial law. Oh, eh bakit ninyo tinrider si Marcos? Di ba? Oh, eh dapat kami magalit sa inyo eh. Bakit? Kung totoo yung sinasabi mo, eh maganda na sana buhay namin kung hindi bumagsak si Marcos. Alam ba ninyo ito pagtatapat ko sa inyo? Noong kami pinapatawag mga broadcaster sa Malacañang noong bago mag-snap election, ha? Isang taon bago ang snap election, bago tayo sa radyo noon, nakakasama tayo, nagkukwento ko na sa inyo ito. Kasama lahat yan, sina Rod Navarro, oh, sina Ray Langit, ha? Nando doon yan sa Malacañang. Mga kaibigan, napakarami. Yung mga namatay na yung marami doon. Sina, Al Mendez. Yan. Oh, ang dami. Hindi ko na mababanggit sa inyo. Pinatatawag mga isang beses, isang buwan. Ang tumatawag ay si dating NTC Commissioner Tony Barrero. Yun ang Man Friday ni Imelda sa mga broadcaster. Mga kaibigan, merong isang okasyon nung malapit na ang snap election. Ito salita ni Imelda. Oh, kayo. Kayong mga nasa radyo, broadcaster, mga commentator. Humanap na kayo ng isang project na makakatulong sa inyo para pagkatapos ng snap election ay magkaroon kayo ng ng inyong sarili. Oh. Ano sabi niya, bakit daw? Eh kasi balita namin eh. Kayong mga commentator, kayong mga broadcaster, lagi kayong mga nasa kapihan pero wala naman pangkapi yung iba sa inyo. Oh, yan ang sabi ni Imelda. Oh, mga kaibigan. Tapos sumagot yung isa, si Roger Arienda yata yun. Sabi ni Roger Arienda, "Hey ma'am, maganda oh, subdivision." Ano sabi ni Imelda? Sumagot, "Ano? Anong subdivision? Magkakapit bahay kayo, magkasama kayo sa subdivision, di nagpatayan kayo, kayo-kayo, nagpatayan." Yan ang sagot ni Imelda. Yan pagtatapat ko sa iyo. Kaya kung may dapat si Cindy, ikaw, di sana okay na kami. Pinag-iisip kami ng project, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Yung mga broadcaster, bilang pabuya sa, sa mga broadcaster. Kasi noon na lang nila naalala yung mga taga-radyo sa matagal na panahon, mga kaibigan. Oh, di ba? Ang malakas lang sa kanila noon yung mga periodiko. Pero yung mga nasa radyo, hindi. Mga kaibigan. Kaya, sabi niya, mag-isip kayo ng project. Oh, meron pang binanggit doon eh, kayo. Sabing ganon, yung mga taga DCRH ang pinatutungkulan. Ano sabi ni Imelda? Kasi, nung malapit na ang snap election, eh, bumabaliktad na yung mga ibang taga-radyo. Mga kaibigan, ano sabi ni Imelda? O, alam ko ha, yung iba sa inyo, nakikinabang sa kabila. Oh, meron pala nakikinabang na nun sa kabila. Bakit daw? Eh, kasi anya eh, na-monitor na yung pondo eh. Kung saan ang gagaling eh. Oh, mga kaibigan, hindi ko malaman kung yun ay paratang. Hindi ko naman pwedeng sabihin totoo yun. Mga kaibigan, pero yan ay kabilang sa mga katotohanan. Kabilang sa mga pangyayari na hindi alam ng iba. Oh, di kung ganun pala. Bibigyan pala kami ng pabuya.
ni Imelda Marcos, di dapat galit kami sa iyo. Di ba? Bakit? Eh, ginulo ninyo eh. Kung hindi ninyo ginulo, maayos na sana buhay ko. Isipin ninyo, ilang taon lang ako noon. Mga kaibigan, wala pa akong 30 anyos noon. Oh. Mga panahon na yon. Sip mo, wala ka pang 30 anyos eh. Okay ka na? Ha? Eh, pag pumupunta kami doon eh, yung mga cabinet member na dinadat na namin doon, nando doon, eh, panayang lapitan sa amin eh. Mga kaibigan eh. Mga natatakot mabanatan eh. Oh. Sino may kasalanan? Eh, binabanggit mo lang yung pambobola eh. Oh, di ba tinrider ninyo si Marcos? Kayo unang nag-trider kay Marcos. Hindi sana nagkaroon ng people power ed sa revolution kung hindi nyo ginawa yun. Tuloy-tuloy sana ang pasarap ninyo. Eh bakit? Eh gusto sila malagay sa kapangyarihan eh. Yun din ang dahilan kung bakit galit sila kay Cory. Gusto nila sila maupo, eh ayaw ng tao sa kanila eh. Oh, mga kaibigan, ito sabi niya oh, dahil daw doon sa pagkakatanggal ng provision sa konstitusyon na imminent danger thereof. Ibig sabihin daw ni Cory, hindi naman si Cory gumawa nun eh, nung konstitusyon. Inappoint ni Cory yung mga gumawa. Pero siniguro ni Cory na yung provision sa pagdedeklara ng martial law, hindi naman niya tinanggal yun totally. Bakit? Kasi kailangan yun eh. Eh kung magkaroon ng ganong pangyayari, merong invasion, kasama invasion doon. O di, dapat kinukondina ni Enrile ang China sa invasion. Eh bakit yun lang ang binabanggit mo? Bakit binawas mo yun? Ba't nagkaroon ka ng deduction? Hindi mo pinagtatapat lahat. Yan ang mahirap sa inyo eh. Pumipili kayo. Nang sasabihin ninyo sa batas, wag ninyo sabihin kayo, abogado, kung yan ang pag-uusapan. Mga kaibigan, dapat malaya ang isip ng nagpapahayag ng kanilang kaisipan. Lalo na ang pag-uusapan ay issue tungkol sa saligang batas. Bakit hindi mo isama yung invasion? Kasama ang deklarasyon ng martial law ron eh. Mga kaibigan eh. Invasion. Ha? Pagsalakay. Di ba sinasalakay tayo ng China? Oh, eh di ba kinampihan mo pa si Duterte? Oh, mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin. Oh, pinalalabas niya masama si Cory para magalit yung sundalo. Oh. Mga kaibigan. Na nagtataka nga ako eh doon sa bata ni Enrile, si Gringo nasan? Naging panauhin ko yan eh, before 2016 election eh. Tinanong ko sa kanya yan, naging mabuti ba? Ang nakabuti ba yung EDSA Revolution? Eh sabi niya, sa palagay ko, nakasama. Mas lalong lumala. Eh sino nagsimula nun? Di ba sila? Oh, mga kaibigan, hindi mo na kailangang i-stress yung obvious. Mga kaibigan, stressing the obvious naman kung sasabihin ko sino may kasalanan. Eh di sila. Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin yun. Common sense yun. Kasalanan ninyo. Oh. Bakit? Eh kayo gumawa ng gulo eh. Kayo nagpasimuno eh. Kaya nagkaroon ng people power edge sa revolution at yun ang dahilan kung bakit kinailangan ang pagtatatag ng bagong saligang batas
sapagkat yung saligang batas na umiiral noon ay nakadisenyo lamang sa kapakanan ng nakaupong presidente. Buti nga hindi ginamit ni Cory yun eh. Kung ginamit ni Cory yun, didiktador si Cory. Diktador, pandiktador yung konstitusyon na yun eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Pasalamat kayo kay Cory sapagkat wala kayo ngayon sa pwesto. Yan ang binabanggit mo para babawasan mo eh. Kaya ito mga ito, hindi pwede ito magbasa ng Biblia eh. Babawasan yung sinasabi sa Biblia eh. Hindi sila pwede mag-interpret nun eh. Di ba? Babawasan, ano kaya dadagdagan nila? Yung nakasulat sa Biblia. Ay masama yun, mga kaibigan. Ganun din sa saligang batas. Sinasabi niya, imminent danger, imminent. Ito sabi niya, pag nandyan na anya yung gera at binabaril na yung sundalo, ba't di mo sabihin, kayo unang dapat barilin? Di ba? Bakit yung sundalo mauuna? At saka polis, sakalang ako magdedeklara ng martial law. Yun daw ang ibig sabihin ni Cory. Tigil nyo na nga yan. Buko na kayo eh. Mga kaibigan, sabi niya pa, kapag nakita mo na ang bansa mo ay namimiligro sa nasasalakayin o wawasakin ng insurrecto o ng rebelyon, gumalaw ka na. Sinalakay tayo ng China, di ba? At patuloy nilang ginagawa yan. Ba't di mo kundinahin yung China? Ba't hindi mo kundinahin yung gobyerno ni Digong nung nakaupo si Digong? Pinabayaang sakupin ang mga teritoryo natin. Katulad ngayon, nire-recognize ni Bongbong Marcos ang UNCLOS, ang kapangyarihan ng UNCLOS. Hindi niya binanggit yung decision sa Dihig. UNCLOS yun. Mga kaibigan, United Nations Commission, etcetera, hindi ko alam sabihin eh, ha? Mga kaibigan. Pero yun ay nakabase sa law of the sea, mga kaibigan. Di ba? Yun yung UNCLOS eh. Commission on Law of the Sea. Yan. United Nations Commission on Law of the Sea. Parang ganon. Hindi ba? Di ba ang dinidesisyon na ng UNCLOS eh yung teritoryo ng mga bansa? Ba't di mo kinundi na yun? Yan ang hirap sa inyo eh. Dat kamay na, ito sabi niya, gamitin mo ang kamay na bakal para sa ganun, masugpo ang problema na yan. Hindi naman yun ang gusto niyo sugpuin eh. Ang gusto niyo sugpuin, yung mga nakakaintindi na, hindi na ninyo pwedeng lokohin. Gusto ninyo sugpuin yung kalayaan ng tao na makapagsalita, pumuna. Yan ang talagang target ninyo eh. Sikilin ang kalayaan at palabasing masama yung mga nagmamalasakit sa bayan. Bakit? Komo ba kayo lang ang nasa gobyerno eh? Kayo lang ang pwedeng magmalasakit sa bayan? Yung bang mga wala sa gobyerno, hindi na pwedeng magmalasakit sa bayan? Hindi totoo yun, di ba? Akala mo lang yun. Sabi niya eh, walang tao na masasalanta o mamamatay dahil takot ka magdesisyon. Nagsalita ka ba nung inaabuso ka pang ang mga mamamayan dito sa Pilipinas? Ikaw ang nagmamalasakit ngayon ah. Hindi ho ba? Sino ba masarap ang buhay ng Marcelo? Di ba kayo lang? Naghirap ba kayo? Hindi naman kayo naghirap eh. Kayo ang benepisyaryo na kinabang, nagtamasa, namunini, namayagpag dahil sa Marcelo. Sa habang ang
mamamayang Pilipino ay parang mga panahon ng hapon. Ha? Kung ano sabihin ninyo, yun ang batas. Di ba? Oo. Ang daming pagkakataon para abusuhin ni Cory ang kapangyarihan niya, hindi niya ginawa. Unang-una, revolutionary government yun eh. Bakit yan hindi nyo nabanggit nung revolutionary government pa? Takot kayo eh. Namimili kayo ng panahon at ng pagkakataon. Sinasabi nyo kung ano lang ang makabubuti para sa kapakanan nyo. Pero yung sa kapakanan ng bayan ay hindi nyo sinasabi. Tama, mali. Bueno, mga kaibigan, medyo humaba ang talumpat. Naging talumpati tuloy tayo eh. Ganyan talaga pagka tayo po eh. Kwan eh. Hindi natin gustong mapalagpas ang pangyayari. Ha? Ang mga sinasabi nila na panloloko. Ito, pwede mo maloko yung mga troll yan. Maglokohan kayo hanggang gusto ninyo. Pero kahit ano pa sabihin ninyo sa tulong ng troll, hindi mababago niyan ang kasaysayan. Ha? Gusto niyo dumihan yung kasaysayan, eh magagawa niyo yun. Pero kayo lang yun. Hindi ibig sabihin na bago ninyo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi nababago. Mga kaibigan, ang tama sa simula ay yung pa rin ay tama hanggang sa katapusan. Ang mali sa simula ay mali pa rin kahit magunaw pa ang mundo. Mga kaibigan, yan ang totoo. Kaya kahit anong sabihin, ha? Ganito ha? Duterte. Mababago ba yung katotohanan? Kaya nyo bang baguhin yung ginawa ni Duterte? Yung katotohanan nangyari? Oh, sa panahon ni Duterte, mababago nyo ba yon? Hindi nga eh. Hindi ba? Nakita mo nangyari sa Dolomite Beach? Paglilinisin ha, sa tao na iaasa, pero yung kinita nila sa Dolomite Beach, sarap buhay sila. Pagka pinuna mo, kasalanan mo pa. Ano kayo? Sinuswerte? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Tayo walang personalan dito, ha? Para kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Eh dapat lahat ng sasabihin, legal counsel ka pa naman, yung makatotohanan. Kung makakasira lang sa pagkatao mo, huwag mo na sabihin. Kasi may edad na ho kayo eh. 'Di ba? Ayaw naman namin makipagdiskurso sa iyo. Kaya lang hindi namin maatim na tanggapin ang mali. Ilan taon na ho tayo eh. Oh, mga kaibigan eh. Hindi man tayo magkaedad, ibinibilang kong ako'y isa ng magulang para sa mga susunod pang lahi. Oh, ganun lang ho kasimple 'yon. Ayaw niyong mabatikos. Aba eh, gumawa kayo ng tama. Parang si Bongbong Marcos, gumawa ka na ng tama. Kasi makakabuti sa bayan eh. Kita mo, nasasaktan din kami kahit na nilalangaw ka rin sa kapag nilangaw ka. Masakit din eh. Mga kaibigan eh. Walang dumalurong malalaking bansa. Puro walang mga ano yun, third world countries yung nandun yata eh. Iilang piraso eh. Oh, ano ibig sabihin nun? Eh, yung mga sinasabi mong ganito, ekonomiya, ganito,
Eh, paano yan kung walang, hindi ka kinikilala nila? Customary lang yung ginawang pagbati sa'yo. Ha? Eh, pero, siyempre, tinitignan nila yan sa gawa, hindi sa salita. Eh, madali kasing magsalita. Eh, si Digong yung galing magsalita niyan, di ba? Gustong-gusto niya, siya lang nagsasalita. Eh. Ha? Tapos magmumura, di ba, oh, mga kaibigan? Yan ang weakness niyan. Eh. Pagsalitain mo ng pagsilitain. Pinaglihiyata yan sa siramplaka. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwir ang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na